marami-rami na rin ang kwentong engkanto sa Pilipinas. Maraming uri, maraming anyo, at iba-iba rin ang kanilang mga kakayahan. May nag-aanyong hayop, nahahati yung katawan, meron ding wala lang, tulad ng kapitbahay yung chismosa. Engkanto din ang tawag sa kanila. Pero hindi sila ang ating paksa ngayon. Ang ating pag-uusapan ay ang sigbin. Sigbin, bin, bin. Ano ba ang sigbin? Totoo ba sila? O likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga Pilipino? Ayon sa mitolohiya ng mga kabisayaan, ito ay nilalang na gaanyong hayop, may mukha ng nahalin tulad sa paniki, may mataas na itong tenga, at mahabang pangil, may maikling paa sa harapan, at mahaba naman sa likuran. Kaya hindi ito makatayo na maayos at nahahalin tulad sa kangaroo. Ang paglalakad daw ng mga nilalang na ito ay patalikod o paatras. At meron ding nakakasulasok na amoy o nakakasukang baho. Isa silang mga nocturnal species at critically endangered na rin kung totoo sila. Aktibo lang sila sa gabi. Meron silang mapupulang mata at mahahabang dila. At meron din silang matalas na pandinig. May paniniwala din ang mga matatanda na ito ay alaga ng aswang o tinatawag sa pangalang sigbinan. Ginagamit daw ng mga aswang ang sigbin upang humanap ng bibik ni mahin. Pag walang taong mabibik ni manila, hayop na lang ang pagdidiskitahan nila. Tulad ng mga baka, kambing, pato, manok at kahit anong hayop na makikita nila. May paniniwala din ang ibang mga tao na pag nakahuli ng sigbin, magbibigay ito ng swerte sa iyo. Pero kailangan panatilihing buhay ito. Madalas, nilalagay sa malaking banga at nilalagyan ng dugo. At meron din daw ang kakayahan ang mga sigbin na sumipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagsipsip ng anino ng tao. Wow! Amazing! Isang hindi pangkaraniwang kakayahan. Ngayon, marami pa rin naniniwala sa mga sigbin, lalo na yung mga matatanda. Kayo, naniniwala ba kayo sa sigbin? O meron kayong karanasan tungkol sa sigbin? May sigbin ba talaga? Ako, isa lang alam kong sigbin. Yung sigbin 11. And this is Dhemz TV. TV ni Dhemz, Dhemz na TV. Bye-bye!